paano lumalago ang isang isip? Kasi sabi sa Bible, we are changed from glory to glory. So from one degree to the next, there should be a change. And that should be a changing of the mind. Sabi sa Romans, be changed by the renewing of your mind. So kailangan lumalaki ang utak. At paano papalakihin ang utak? Dapat basagin ang bungo. Kasi maliit yung bungo, hindi lalaki ang utak. Kailangan basagin siya para lumaki yung utak at gagawa ka uli ng bagong bungo. At walang katapusang pagbasag dahil hindi natatapos yung growth from glory to glory. Especially spiritual growth entails a lot of change in the way we think. At lahat ng mga dakilang panahon sa kasaysayan ng sangkatauhan, dakila yon because it is a time of going out of boxes. Lahat ng mga himagsikan, mga revolusyon, pagpapalit ng gobyerno, lahat ng mga scientific breakthrough, it entails going out of an old box to get into yet another space that will become another box and then to get out of it again when you grow. Kaya ganun ang ibig sabihin ng growth. Kaya pag tinignan natin ang kung may collection tayo ng mga sinuot nating sapatos mula pagkabata, napakarami natin pinagkalakhan. Na kung ayaw mo nang umalis dun sa size na yon, matutulad ka sa mga sinaunang Chinese ladies na ang sapatos nila, bakal, hindi lalaki ang paa nila. So, ganun din ang utak. Pag hindi tayo willing mag-change, we will never grow. Meanwhile, there is so much of God to know. There is so much of God to know beyond religion, beyond tradition, beyond even religious verses. Genesis 3:1. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden?'" So the sentence or the question has two parts. Yung tunay na tanong, "Did God really say that you must not eat from this tree?" And the other part is, "Did God really say?" At yan ang ating susuriin ngayon at ia-apply sa ating buhay. Did God really say? It is important to ask. When a preacher preaches, you ask, "Did God really say that?" Baka guni-guni. Baka nagkariringgan. O baka mali. When a teacher teaches, when verses speak, you always say, "Did God really say?" Father, give us your wisdom. We seek your teaching. We want to hear your voice. Be our preacher. Be our speaker. Lead us unto greater knowledge of you. In Jesus' mighty name. Now, God said some things about some prophets. What God said about some prophets and what those prophets said are very, very interesting. Deuteronomy 18:20. There is a prophet who presumes to speak in my name anything I have not commanded him to say. So sa simula pa lang sinasabi ng Diyos, hindi ko mo propeta, hindi ko mo nandiyan sa loob ng mga dalanginan ninyo, celebrated, kilala, talagang sinasabi ko ang sinasabi niya. Merong invento lang nila. Deuteronomy 18:22, if what a prophet proclaims in the name of the Lord does not take place or come true, that is a message the Lord has not spoken. The prophet has spoken presumptuously. Do not be afraid of him. Dahil wala siyang authority at hindi siya kinakasihan ng Diyos. So words not of God could come from self-appointed prophets. Hindi galing sa Diyos, self-appointed lang yung prophet na hindi nga siya tinawag na maging prophet. Or words not from God could come from only by imaginative and manipulative writers, editors, redactors, translators, publishers. Kaya pag nagbasa kayo ng iba't ibang version ng Bible ngayon, iba't ibang publishing houses, iba't ibang religious group ang nag-sponsor, may mga variances ng shades of meaning. Kaya may mga version na very conservative when it comes to, let's say, women and sex. Meron namang very conservative when it comes to priestly powers.
Kasi may kanikanyari mga agenda ang mga versions. Kaya maganda, binabasa mo lahat kung kaya mo sana. At least tatlo. Hindi loyalista ka sa isa lang. Kasi may mga agenda yan. Deuteronomy 6:1, "The Lord told me to give you these laws and teachings so you can obey them in the land He is giving you." This is Moses. Moses assigns to himself the authority to speak for God. Of course, he says God said it, but no one verified it. And everybody took it at face value for generations. Meanwhile, meron naman mga nagtuturo, tulad ni Paul, may disclaimers. Marami siya niyan. Halimbawa, 1 Corinthians 7:12, sabi niya, "I say this, I, not the Lord." May ibibigay si Pablong teaching, pero sabi niya, ako lang may sabi nito, hindi ang Diyos. So, ibig sabihin, hindi lahat ng sinasabi niya, ipinapasabi ng Diyos. Pero at least, sinasabi niya. 1 Corinthians 7:25, "I don't know anything the Lord said about people who have never been married, but I will tell you what I think." Again, sabi ni Pablo, wala naman ako alam na teaching ng Diyos tungkol sa mga virgins, sa mga unmarried, sa mga single. Pero, sasabihin ko na lang sa inyo ang opinion ko tungkol dyan. Again, nilagyan niya ng label. 2 Corinthians 11:17, "In this self-confident boasting, I am not talking as the Lord would, but as a fool." Again, Paul speaking. So, dito sa aking mga ipinagyayabang na ito, hindi ako nagsasalita tulad ng kung paano magsasalita ang Diyos. Nagsasalita lang ako bilang isang hangal na nagyayabang, sabi niya. Kaya lang, hindi naman lahat ng inutos ni Paul at tinuro, nilagyan niya ng label na ako lang may sabi nito, ha, hindi ang Diyos. Tulad sa sinabi niya, o, gusto ko ang lahat ng babae, mahaba buhok. Hindi niya sabing fashion statement pa lang yan. Wala siya sinabing ganun. So, manghuhula ka. Ano ba to? Doktrina forever and for all? Or paglang bagay? O paglang kapakipakinabang? Pag sinabi niya, dapat ang mga babae magbembelo. Dapat ang mga lalaki, maiksi ang buhok, ang babae mahaba. Wala siyang sinabi kung galing yun sa Diyos o galing sa Kanya. At so far, siya lang ang isang very honest among the writers to say na may mga sinasabi siyang hindi talaga galing sa Diyos. Papaano kung ang sinusunod mong utos ng isang propeta, una, fake pala yung propeta. Second, yung sinasabi pala niya, hindi naman galing sa Diyos. Tapos buong buhay, hirap na hirap ka sa pagsunod, di ba lugi ka nun? Kaya mahalagang isipin at itanong, sabi nung Ahas, did God really say that? 1 Kings 13:18, "The old prophet answered, 'I too am a prophet, as you are. And an angel said to me, by the word of the Lord, bring him back with you to your house so that he may eat bread and drink water.' He was lying." Hindi totoo ang sinasabi niya, kasi nungalingan. Pero prophet siya. 1 Kings 22:6-8, "Ahab sent about 400 prophets and asked, 'Should I attack the Syrians at Ramoth?' 'Yes,' the prophets answered, 'the Lord will help you defeat them.' But Jehoshaphat said, 'Just to make sure, is there another of the Lord's prophets we can ask?' 'We can ask Micaiah, son of Imaiah,' Ahab said. 'But I hate Micaiah. He always has bad news for me.'" So you see, may mga propetang consultant ang king at may mga sweldo lahat yan. So gusto ng king pumunta sa gyera, tinanong niya ang 400 niyang propeta. Chorus lahat sabay-sabay, "Yes, papapanalunin ka ng Diyos." So, teka, para sigurado, wala na bang iba? May natira pa bang dapat tanungin? Sabi nung kausap niya, si Micaiah. "Ayoko naman doon eh. Laging pinipigil ako. Puro bad news. Puro hindi niya gusto ang gagawin ko." So you see, magkasalungat yung mga ideya ng mga propeta. At kung kanino makikinig yung king, mapapahamak siya o mapapabuti. Tulad din natin ngayon. Kung kanino tayo nakikinig na propeta, mapapahamak tayo, mapapabuti. Giginhawa o hihirap, sasaya o lulungkot. Pero admittedly, sabi nung hari, "Ayoko naman sa prophet na yan eh. Killjoy. Lahat na lang sinasabi niya, hindi maganda. So, syempre, ang gusto ng mga tao, ang nakapaligid sa kanila, yung yes lang ng yes. Na madalas, ikinakapahamak nila. Isaiah 9:14-16,
In one day, he cut off their head and tail, their leaves and branches. The rulers and leaders were the head, and the lying prophets were the tail. They had led the nation down the wrong path, and the people were confused. So isang talinghaga, pinutol dalawang ulot buntot. Ang ulo daw yung mga political leaders at ang buntot yung mga religious leaders. At sa gitna nila yung katawan, yung lipunan, yung mga tao na dinadala nila sa kapahamakan. Nalilito lang ang mga tao sa buwatan ng mga political and religious people para ang mga tao ay mapahamak. And this happens up to today. Jeremiah 8:8, God speaks, "You say, we are wise because we have the teachings and laws of the Lord. But I say that your teachers have turned my words into lies." So pinagmamalaki daw ng mga tao, may mga propeta sila, may mga guru sila, so matatalino sila. Sabi ng Diyos, binaluktot ng mga teacher niyo ang salita ko. They are not teaching you my teachings. They are giving you their teachings. Kaya napapahamak ang bayan. Jeremiah 23:11, "Both prophet and priest are godless. Even in my temple, I find their wickedness, declares the Lord." So the Lord saying, the prophet and the priests are godless, and they are governing the land. They are making everyone obey. Jeremiah 23:30-32, "These unfaithful prophets claim I give them their dreams, but it isn't true. I didn't choose them to be my prophets, and yet they babble on and on, speaking in my name while stealing words from each other. And when my people hear these liars, they are led astray instead of being helped. So I warn you now that I am now the enemy of these prophets. I, the Lord, have spoken." And we can go on and on. If you're going to read your scripture, busit na busit ang Diyos sa mga propetang yan. Ang dami nilang mga itinurong baluktot tungkol sa Diyos, sa relihiyon, hindi nila ipinapakilala ang tunay na Diyos. Sinasabi natin, God made man in His image, but religious people make God in their image. So ang mga conservative at istrikto mga priest, ang pinapalabas nila, ang God ay conservative at istrikto. Yung mga, may mga political agenda na religious leaders, pinapalagay nila na kampe sa kanilang politics ang Diyos. Umiimbento sila ng imahe ng Diyos ayon sa kanilang sariling imahen. They project on God their own fantasies, their own teachings, their own ideas, and make God seem to have said those things so people will obey. That's why God sent Jesus. Purgang-purga na ang Israel sa mga katuruan ng napakaraming fake. Mga katuruan na hindi nagpapakilala sa Diyos, nagpapaira lang ng mga kagustuhan ng mga pare, kagustuhan ng mga scribes, ng mga Pharisees and teachers of the law. Kaya yung mga grupong yan ang number one na talagang binasag at binangga ni Jesus. At sila rin ang nagpapatay kay Jesus. Kung ang mga katuruan nila ay tama na, ba't ipapadala pa si Jesus, edi redundant, repetition lang. Sayang ang pagod. But God sent Jesus, the image of the invisible God. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. And according to John chapter 1, He came to show us the true kindness and the true goodness of God. In other words, the temple system in Israel was a failure in showing who God really is. Punong-puno sila ng mga sarili nilang agenda. Now, siyempre, ang number one nila laging sinusunod are the scriptures nila. But the Jewish scriptures that we call Old Testament was written by priests who had religious, political, and social agenda. At nandun sa mga scriptures na inyong sinasabi ng Diyos na mga fake ang sinasabi nyo, hindi yan ang turo ko, nandun, kailangan malaman mo kung alin. Kasi mga prophet din sila, kilala din sila, sinusulat din sila. May mga political agenda sila. It's very good to review how the Old Testament was written, and at this particular point,
Genesis. The stories of creation, the stories of Genesis, were floating around in oral format, kwento, kwentuhan, hindi yan nakasulat, around 1200 BC. Especially during the times of David, very popular, kumakalat kung kani-kanino. At syempre, alam nyo naman ang oral kwento, may kanya-kanyang version yan. Pag nagkwento ang lola mo tungkol sa panahon ng hapon, ibang version yun sa lolo mo, ibang version yun sa lolo ng kapatid mo, no, o ng kaibigan mo. Siyempre, oral yan eh. May kanya-kanyang input yung nagkukwento. Sometimes, every kwento becomes more fabulous with each retelling para bida yung nagkukwento. So, paganda ng paganda, papabuloso ng pabuloso. But the stories of Genesis, for instance, were going around orally 1,200 years B.C., but it got only written in 587 BC to 539 BC during the Babylonian captivity. We think that the first five books of the Bible are very, very, very old. They were written only 500 years before Christ. So which means about now is probably 2,500 years old. Talking about the creation of the world, which is eons and eons and eons away. And from the circulation of the story, 1,200 years, it took nearly 500 to 600 years before it got written down. And the priests wrote them in Babylon. What was so special in Babylon? The Jews, the people of Judah, were taken by Nebuchadnezzar to Babylonia, together with all the other elite of other nations conquered by Babylon. So Babylonia was a very big, cosmopolitan, modern city, peopled by the international community, by the elite, by the educated classes of various nations. It was a most advanced emporium of thoughts and of goods. For the first time, the Israelites, who thought that their temple was the biggest and the most beautiful on earth, who thought that their culture was the most sophisticated, suddenly they came face to face with advanced civilizations from all over the world, and they felt small. And they were afraid that they might lose their identity because it was a very international community. So their priests began to write the Jewish scriptures for religious dominance and control. Para huwag makihalo yung mga tao sa ibang lahi, kailangang i-keep nila identity nila because they're aspiring to go back to their homeland. So the priests began to write. Tsaka iniisip nila, baka yung mga storytellers, mga chanters, mga matay, hindi na maipass on yung kwento sa iba, sinulat. But sa pagsulat na yun, doon nabuo yung mga first five books, very specially. Doon yung mga lumabas yung mga Sabbath, hindi ka pwede maglakad ng malayo, hindi ka pwedeng gumawa, hindi ka pwedeng magluto, hindi ka pwedeng maghugas ng plato, hindi ka pwedeng magganon at ganon, na ang tunay namang layunin ay para huwag makipag-socialize sa mga Jews sa ibang lahi. Paano makikipag-socialize? Hindi ka pwede maglakad na malayo. Eh, yung Sabat ang weekend. Paano ka ngayon tatanggap ng mga bisita sa bahay mo? Hindi ka pwede kumilos, maghain. At hindi ka rin pwede pumunta sa bahay nila. And then kasama dyan na-develop yung dietary laws. Bawal ito, bawal yun, bawal yan. Kasi paano ka pupunta sa bahay ng ibang lahi kung hindi mo naman kakainin yung pagkain niya dahil bawal? Paano mo siya iimbitahin sa bahay mo kung hindi mo naman siya mapapakain ang gusto niya kasi hindi ka maghahanda nung bawal? Nandun na yung lahat ng mga kautosan nila, huwag kayong mag-aasawa ng foreigner, huwag kayong magaganito, huwag kayong magganyan. Tapos sabi ng mga priest, sabi yun ng Diyos. Ang totoo, the priests were trying to preserve their cultural identity, which culturally speaking was not a bad project. Kaya lang sabi nila, sabi ng Diyos. Kaya ano unang ginawa ni Jesus sa public ministry niya? Doon pa siya naghimala ng naghimala sa Sabat. So, ano sabi ng Diyos? Walang ganyan. Sabat was made for man, not man for the Sabat. Pwede kayong gumawa kung ikakabuti nyo, kung ikakagusto nyo, ikakaligayan nyo. At tapos, anong bawal-bawal ng pagkain? Kaya sinabi ni Jesus, it's not important what gets into your mouth, but what gets out of it, your words. So in other words, imbento ng mga priest yung mga teaching na yun. Kasi kung yun talaga, sabi ng Diyos, edi lumalaban si Jesus sa Diyos. Pero dahil pinawalan ni Jesus yung mga tao doon sa mga laws na yun, ibig sabihin, hindi naman talaga galing sa Diyos. It followed a religious agenda.
a cultural agenda. Deuteronomy 17:18, the official copy of God's laws will be kept by the priests of the Levite tribe. There is control. No read, no write naman yung mga mamamayan doon, yung mga priest lang marunong magsulat. So pwede nilang isulat, pwede nilang burahin, pwede nilang dagdagan. Sila naman ang nagtatago eh. So you see, the empowerment of the priests. But what they first wanted was the preservation of identity and separation from the nations. Kaya lahat ng mga teaching ng Old Testament hanggang New na separatist, 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 separate, 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 galing yan sa Babylon because the priests did not want the Jews to socialize with other people because they were so afraid and insecure na mabubura ang culture nila. Hanggang sa New Testament times, hanggang ngayon may mga separatist, galing yan sa Babylon. Anong separatist, separatist? Anong ginawa na naman ni Jesus? Kung saan nandun yung mga tinatawag ng mga priest sa mga makasalanan, doon siya uupo, doon siya sasama sa kupagkain, doon siya nakikihalubilo. He was called a friend of tax collectors and sinners. Mababa ang pagtingin nila nun sa mga babae, lalo pagka nireregla o nanganak o kung ano-ano, kasi hindi naman nila naiintindihan yung reproductive cycle nun eh. So unclean kapag may dugo. Anong ginawa ni Jesus? Hinayaan niya, hawakan siya ng babaeng dinudugo for 12 years. Tapos yung mga babae, hindi dapat makihalubilo, dapat paanakan lang sila. So si Martha, nung binipigil niya si Mary, dapat sa kusina ang mga babae. Sabi ni Jesus, no, no, no. She chooses to be with the men, it's better. Because she will learn and she will be liberated from all of these enslaving traditions. She has chosen the better portion. Mary sits with the men. Pag pinag-aralan niyo lahat ng mga ginawa ni Jesus, binangga niya yung mga katuroan na yan. Ngayon, ganda, isa lang ang dapat natin isipin. Kung talagang galing yan sa Diyos, ba't babanggain ni Jesus? At kung binangga ni Jesus, Jesus is the image of the invisible God. In the fullness of time, God sent forth His Son. And Jesus is the way, the truth, and the life. Ibig sabihin, hindi yung mga katuroan na yon ang gusto talaga ng Diyos, kundi yung kais-isang itinuro ni Jesus na katuroan, love. To the point na yung babaeng caught in adultery, papatayin, babatuhin according to the law, hindi ni pinabato ni Jesus. Either Jesus was the biggest lawbreaker or that law was not really the law from God. That's why hindi yun pinairal ni Jesus. Kaya tayo nagdidiin ng Jesusness kasi ang daming nagtutunggaling mga katuroan sa loob mismo ng scriptures. Dapat yung katuroan ni Jesus ang mga ibabaw, dapat yun ang manaig, dapat yun ang umiral. Because Jesus is the Son of God. Jesus is our Savior. Jesus is the one who died for us on the cross. And Jesus is the one who resurrected to save all of us. Sino ang dapat natin pakinggan? Siguro hindi naman mahirap pumili. Dapat ka pa rin makinig doon sa mga katuroan ng iba kung nakakabuti. Pero optional na lang yan. Hindi yan must. Yung mga katuroan ni Jesus ang must. Because He is the way. He is the truth. He is the life. He is the light of the world. Ibig sabihin, madilim bago siya dumating. Eh, grabe nga ang relihiyon nila. Eh. Yun ang buong buhay nila. Madilim pa rin. Kaya ipinadala si Jesus. So the priests had an agenda, social control, and social engineering. For Samuel 2:35, I have chosen someone else to be my priest. Someone who will be faithful and obey me. I will always let his family serve as priests and help my chosen king. Can you smell politics? So may mga pinili daw priest at ito ang mga mag-a-advise sa king. Kaya hanggang ngayon, ang mga priest gustong makialam sa king. Kasi ito yung president sa Jewish scriptures. But of course, this office was appointed by the priest unto themselves. Sila naman yung nagsasabi ng lahat ng yan eh. At sila naman ang nagsulat ng lahat ng yan. E kita natin kung ano yung galit ng Diyos sa mga mali nilang sinabi, mali nilang sinulat, hindi yan ang gusto ko, hindi yan ang kalooban ko, sabi ng Diyos. Kaya dapat tayong manuri. The president agenda, Jewish nation building. At kailangan para maging nationalistic sila, ay papaniwalain nila ang kanilang mga sarili na sila lang ang mahal ng Diyos, sila lang ang bayan ng Diyos.
At kung kailangan nilang pumatay ng mga babae, bata, matanda, para kumuha sila ng mga lupain ng iba, gagawin nila yon dahil sabi daw ng Diyos. Pakaisip-isipin nyo, ang Diyos, sasabihin sa kanila, o itong lupang ipapamana ko sa inyo. Wow, thank you po. Teka, pero may mga tao dun eh. Patayin nyo muna sila lahat. Mga babae, mga bata, mga matanda. Kasi yan ang pinapamana ko sa inyo. Pag nag-isip ka ngayon, isip mo, anong Diyos yun? Ba't gano'n ang, di ba? Bakit ipapamatay niya? Ba't hindi nalang ipinadala ang lahat ng ito sa Romblon? Ang luwag-luwag. Ang dami pang real estate sa buong mundong walang tao. Ba't kailangan ubusin yung mga tao doon? But first, there was a military reason. Because if you're going to study history, when the Jews were leaving Egypt, the Assyrian Empire had just collapsed. And the city-states, which were client of the Assyrian Empire, were now on their own, independent. And the weakest of them was Palestine. Jericho and those areas. Militarily, mas madali silang makuha. So, sabi ng mga priest, yan ang bigay sa atin ng Diyos. Kaya lang, ubusin natin sila. Kaya hanggang ngayon, nag-uubusan pa. Dahil doon. So there was Jewish nation building in their agenda. Ezra 10, 10 to 11. Ezra the priest stood up and said, "You have broken God's law by marrying foreign women, and you have made the whole nation guilty." Ayaw na ayaw nila na nagpapakasal ng foreign women ang mga Jews. It's really a matter of inheritance. Because the whole issue, even of the Old Testament, is more than half of it is about real estate. Napaka-insecure nila about land, about area. Kasi nga, inuubos nila yung mga tao para nila tirhan yun. Eh, hindi naman naubos. May mga natitira pa. Kaya tuloy ang labanan. Laging, this is the well that our grandfather Jacob dug. This is the cave that our grandfather Abraham bought. Blah, blah, blah. Laging tungkol sa real estate. Ngayon, ayaw nila ang mga lalaki nagpapakasal sa foreigners. Kasi, papano na lang yung mana? Di hindi na magiging homogeneous yung pagmamana ng mga real estate. Kaya bawal mag-asawa ng foreign women. Tayo lang dapat. Atin lang ito. Atin lang ang Diyos. Kaya biniligtad lahat yan ni Jesus. Anong sabi niya? Go, preach the good news in Jerusalem. Okay, Jews pa rin ang nandun. In Judea. Okay, Jews pa rin. Pero in Samaria. Ay, teka, mga halo-halo nang nandyan. And to the ends of the earth. Binasag ni Jesus yung exclusiveness ng claim nila. Kasi sinabi ni Jesus, ako, ang Ama ay para sa lahat, hindi lang sa inyo. So preach in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ayaw yun ang mga priest kasi gusto nila, sila lang. There was racism. At hanggang ngayon, yung racism, mga religious wars, lipulin sila kasi sabi ng Diyos, lipulin sila kasi kalaban natin sila sa relihiyon, lipulin sila kahit kasi sila ay foreigners. Hanggang ngayon, ang dami pang effect sa atin. Bunga ng mga katuroan na ito. Now you must confess your sins to the Lord God of our ancestors and obey Him. You see, a few men marry foreign women, pero sabi ni Ezra, you have made the whole nation guilty. Nakasala yung konti, lahat guilty na talaga. Kaya ngayon, marami rin mga Christians, pag umulan, pag lumindol, pag bumagyo, may repentance party sa luneta. Kasi nagkasala ang mga kababayan natin, idolatro sila, kasi ganun sila. So magre-repent tayo para sa buong nation. Ilang libong repentance gathering na ang na-attendan nyo at nakita natin. Pero bagyo pa rin ang bagyo. Natural, dahil bumabagyo talaga. Nagkakadrought talaga, nagkakabaha. Kasi yun ang nature's law. Pero laging mag-repent tayo, mag-repent. Kasi ito yung may repentance gathering, may repentance party, may prayer for the nation. May mga religious leaders na umaakyat sa entablado, sila yung sumisikat, sila yung nakikinabang sa malalaking event because that empowers them. Pag pinag-aralan natin yung mga ganyan, dapat natin sinusuri. Kasi ano ba naging effect na talaga ng kadadasal lang? Kaya maraming tao lagi sa Luneta, sa Quezon Memorial Circle, ganun pa rin, babagyo pa rin, lilindol pa rin. Kasi yun ang likha ng nature, na nilikha ng Diyos. Huwag ka nalang tumira sa mga gilid ng ilog para di kaanurin. Yung mag-ingat ka, magtanim tayo ng mga puno para hindi maubos ang tubig sa Angat Dam, para hindi tayo nagda-drought. Hindi nadadaan yan sa kadadasal sa Luneta. Although hindi masama magdasal,
Pero kung nagdasal ka lang, wala kang ginawang reforestation, tree planting, to respect nature, eh magic ang hinihingi mo nun. Sabi sa verse 11, divorce your foreign wives and don't have anything to do with the rest of the foreigners who live around here. So ano mangyayari? May mga anak na sila, di bali nang mawala sila ng mga magulang kasi lang ayaw ng mga priest that they marry foreigners. Kaya yung mga masyadong mahilig dito sa mga Jewish scriptures, hanggang ngayon, they separate families on account of race. Ganyan ang mga issues sa mga immigration. Ganyan ang mga issues sa mga pagtataboy sa mga refugee. Buhay na buhay pa ang bunga ng lahat ng ito. Lalo sa mga napakasidhi sa pagsunod sa verses. Exodus 34, 27 to 28, then the Lord said to Moses, write down these words, for in accordance with these words, I have made a covenant with you and with Israel. Moses was there with the Lord 40 days and 40 nights without eating bread or drinking water. And he wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. So again, that commandment will rule their lives. It will rule their lives. Deuteronomy 4 to 8. No other nation, no matter how great, has laws so just as those that I have taught you today. Sabi ni Moses, walang bayan, gaano man kadakila, ang may batas na hihigit sa ating mga batas. Tapos sabi ni Jesus sa John 5:45, lost ba ka mo? Don't think that I will be the one to accuse you to the Father. You have put your hope in Moses, yet he is the very one who will accuse you. Words of Jesus. Sabi niya, huwag niyong isipin ako mag-uusig sa inyo sa harap ng Ama. Hindi ko kayo usigin, tinatanggap ko nga kayo, minamahal ko kayo. Kung may uusig sa inyo, walang iba kundi si Moses. Kung may magpapasama sa inyo yung mga law, kasi wala naman kayong papasahan sa law na yan eh. Iko-condemn kayo ng lahat ng law niya kasi hindi nyo kayang sundin yan. So kung merong magko-condemn sa inyo, don't think it will be me, sabi ni Jesus, it will be your very Moses. Si Jesus, kaya nila pinatay. Pinapalaya niya yung mga tao sa mga laws, sa mga teachings ng priests, and the leaders of ancient Israel. Malalim ang usapin. Hindi pwede mga pakyot-pakyot lang sa mga Sunday school at mga Bible study kung gustong lumago ang pagkaintindi kay Jesus at sa Diyos. At kung gusto nating maintindihan kung bakit sa kabila ng walang katapusang Bible study, aral, worship, marami pa rin sa mga Kristiyano, mga buwisit ang ugali, mga chismosa, mga utangera, mga hindi nagbabayad, mga mahilig manira, yung kahit serve ka ng sir, pag nagkamali ka, lalapain ka nila. Yung, bakit ganun tayo? Kasi nga, nagdadalawang loob tayo kung Jesus o Moses yan eh. Sino ba talaga ang nag-ahari sa ating isip? Mambabato ba tayo tulad ng gusto nila according to the law? O sabi ni Jesus, eh kung yung walang kasalanan, di yun ang bumato. O di walang nambato. Dapat malinaw na malinaw sa atin yan. Moses or Jesus? Hindi masama si Moses. Moses served his purpose for Israel at a certain time. Pero yun bang mga laws niya at mga sinasabi niya para sa lahat ng tao, sa lahat ng oras, talagang hindi ka pwedeng kumain ng alamang, hindi ka pwedeng kumain ng hito dahil sabi ng Leviticus. Ang dami nila mga laws na pang kanila noon dahil kailangan nila. Pero libong taon na ang lumipas. Panahon pa lang ni Jesus, sinasabi na niya, si Moses ang magpapabagsak sa inyo kasi ang mga standard niya, hindi niyo kayang sundin. Kaya ako dumating para iligtas kayo dyan. Akala ng iba, iniligtas lang ni Jesus ang mga tao sa impyerno. Iniligtas niya una na ang mga tao sa law. Because the law condemns and the condemnation is hell. Dapat malinaw. What Jesus said about what some prophets, priests, Pharisees, and the teachers of the law said, God said. Baka nalilito na kayo dyan. Anong sabi ni Jesus tungkol sa mga sabi ng mga tao na sabi daw ng Diyos? He replied, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites. Kausap niya, religious leaders. Ha? As it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are but rules taught by men. You have let go of the commands of God
and are holding on to the traditions of men. Sabi ni Jesus, tama si Isaiah, noon pa, bistado na niya kayo. Tama ang sinabi niya tungkol sa inyo. Diyos, Diyos kayo sa bibig lang, pero sa puso, hindi. Ang pagsamba niyo, wala katuturan. Kasi ang mga itinuturo niyo, imbento niyo lang, hindi galing sa Diyos. Ang umiiral sa inyong buhay, hindi ang kalooban ng Diyos, kundi ang mga tradisyon ng mga conservative priests. Itinatali kayo, kaya hindi kayo makawala. Kaya ang pangako ni Jesus, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapahingahan mula sa relihiyon na sobra ang pagpapahirap sa inyo. Acts 17:11, si Pablo nagtuturo, "Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true." So si Paul, sinusuri nila. Hindi sila lulo ng lulon. Although, syempre, ang panuri nila yung scripture. They had nothing else in their hands. And the words of Jesus at that time were not yet written. So sinusuri nila. Totoo ba pinagsasasabi ng taong ito? The idea here is that dapat nanunuri ka sa sinasabi ng kahit sino. Do this with Paul and everyone and everything else. Manuri. Kung sinala nila si Paul noon sa pamamagitan ng Jewish scriptures or the Old Testament because that's all they had, at that time, we are better off because we have Jesus' words. So ngayon, ang lahat, sasalain na natin through Jesus. Sa katuruan ni Jesus, examples ni Jesus, sa mga ipinamuhay ni Jesus. Siya na ang panukat. Siya na ang salaan. Genesis 3:1, "Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, 'Did God really say, you must not eat from any tree in the garden?'" At yan ang dapat natin laging tanong, did God really say this? O dapat sa worship, ang mga babae nakaupo sa kanan, ang lalaki nakaupo sa kaliwa. Did God really say that? Dapat sa Lord's Supper, ang kakainin natin ay yung tinapay na walang lebedura, na dumidikit sa ngalangala. Did God really say that? Bawal ang drum, evil. Bawal ang gong, evil. Dapat organ lang ang music sa church. Did God really say that? Ang dami nating dapat itanong, kasi naaalipin tayo ng napakarami mga do's and don'ts na baka sasabihin ni Jesus, hindi turo yan ang Ama, ha? Napapagod kayo ng walang points kasi hindi naman Diyos ang nagpapagawa sa inyo yan. So did God really say this, or the priest writers, the editors said, God said it to institute basis for the domination and subjugation of others, especially women. Mahabang usapin ang subjugation of women. Ang minagmumulan niyan, Genesis. Genesis was written, as we have said, only 587 years before Jesus. It's a very young literature that attempts to explain things beyond timeless history. That is why Jesus' main mission is to set free and to give rest from religious oppression. Very clearly set women free and all the other minorities, all the other rejects of society from domination of men and tradition and religion. Matthew 11:28 to 29, the cornerstone mission of Jesus. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I'll give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, not from them. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Yan ang gusto ni Jesus. For us, rest. Rest from religious fatigue. Rest from stoning and being stoned. Rest from judging others and being judged by others. Rest from suppressing ourselves, from stopping us to fulfill our dreams. Rest from having to stop ourselves from eating what we like to eat. Sabi niya, come to me, I'll give you rest. So, paano yung did God say? Paano
matetest if God really said it. May Jesus na nga, di ba? So ang tanong na natin ngayon is, did God say that? Did Jesus say that? Ano bang sabi ni Jesus tungkol dyan? Kaya pag may nagsasabi sa'yo, huy, Friday night na, hindi ka pwede lumabas ng bahay, Sabat na, hanggang bukas maghapon, Sabado. Did Jesus say that? Hindi pwedeng mangligaw ang lalaking member ng choir sa babaeng member ng choir. Did Jesus say that? And yet, napakarami mga churches, bawal magligawan habang kabataan. Kailan magliligawan? Pag matanda na? Kailan pa? Yung ayaw mong paligawan dahil bata pa, pagka medyo matanda na, sinasamahan mo mga kaldero, kalan, o eto na, pinaparipa na dahil medyo last trip na, wala pa rin taker kasi pinigil mo ng bata eh. Ang daming kautosan ng church sa mga ek-ek. Gusto mo sabihin, did Jesus say that? Oh, member kayo ng banda, hindi kayo pwede tumugtog sa mga bar. Did Jesus say that? Oh, hindi pwedeng gamitin ito dyan. Ito ay banal na dako. Ang daming ganun. Dapat nating reviewin. Kasi kung hindi natin re-reviewin, hindi tayo makikinabang, sayang ang kamatayan ni Jesus na ibinayad para tayo palayain. So you always ask that, did Jesus say that? Nung minsan, Sunday morning, may naglalabasa na mga pamilya, dinig na dinig ko yung isang young person, sabi sa nanay niya, oh mami ha, basta mula ngayon, Jesus Ness na lang tayo. So, ano kaya mga Moses Ness ng mami niya, mami Ness, sa bahay, no? Basta sabi niya, oh nga, basta Jesus Ness na lang tayo. Of course, this is not to be abused, no? But yes, we should be free to do what is not bad. Ano masama na mag-ibigan, eh, nagkakagustuhan? Basta alam mo kung hanggang saan yung tama at hindi ka nagsakakalat sa buhay mo. May mga ganung bagay. Mark 10:45. The Son of Man did not come to be a slave master, but a slave who will give his life to rescue many people. And indeed, Jesus gave his life. John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. So refer to, measure and screen by the Jesus filter all biblical teachings that dominate and oppress women, men, children, old people. The Jesus filter. Lahat ng katuroan, kay Paul Ness yan, kay Moses Ness yan, kay James Ness, salain kay Jesus, yung papasa lang sa kanyang loving way, ang ipamuhay, sundin, at yung hindi.